Hello mga Cavito! For this episode, ipapakita ko muna sa inyo ang isa sa mga probinsya dito sa Pilipinas, ang Iloilo. But don't worry, for those who are waiting sa next episode ng ating international trip, I will be uploading the video very soon. Tara Cavito, samahan niyo akong ikutin ang Tigbawan, Iloilo at sabay-sabay natin alamin kung anong buhay meron dito at kung anong mabibisita natin sa lugar na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Vito Travel, and pwede nyo na rin ako i-follow sa aking Instagram account, Kim Cabellesa. Let's go! Hello mga ka-Vito! This is Kim and welcome back to my channel, Vito Travel. For today's video, guys, iikot ko kayo sa maliit na bayan ng Tigbawan dito sa Iloilo. At ipapakita ko din sa inyo kung ano ang mapagkakabahala natin. Wala pa ba kayong idea kung ano ang sistema ng buhay sa probinsya? Tara, samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang sitwasyon ng pamumuhay rito. Let's go! Diretso na tayo sa ating kubo. At ayan na nga, matapos ang ating mahigit 2 oras na paglalakbay papuntang Iloilo, galing Manila, sa wakas at nakarating na tayo. Ito nga pala ang aming maliit pero komportabling munting bahay kubo. Sa panahon ng pagbisita natin, buwan ng pag-anin nila ng saging at mais at marami pang iba. Dahil maaga tayong nakarating at hindi pa oras ng tanghali, matapos makapagpahinga ng very konti, dumiretso tayo dito sa palengke upang mamili ng pagkain, kakainin at makapag-stack na rin para sa isang linggo. Andito tayo ngayon sa Leon Public Market. So mamimili tayo ng ulam natin na pang isang linggo. Ayan. Hindi kasi ganun kadali ang bumiyahe papuntang bayan. Maliban na lang kung mayroon kayong sariling sasakyan. Ito nga pala ang bayan ng Leon na katabi ng Tigbawan. Dito ang pinakamalapit na palengke kung saan ang mga taga-baryo ay namimili. Dito rin ang pinakamalapit na bilihan ng gamot, mga lutong pagkain, at kung ano-ano pa. Grabe guys, dito sa Leon Public Market, dito sa Iloilo. Napakamura ng kilo ng baboy ha. Tsaka mura yung mga bilihin dito, grabe. Yung presyo ng baboy sa Manila, nasa 380 per kilo. Dito makukuha nyo na ng 260. Malaki rin yung market nila dito, tsaka halos lahat pwede mong tawaran. Ha? Dito lamang yan sa Iloilo guys, samahan nyo kami. Doon sa plaza nga lang din pala kami pumupunta para makasagap ng signal ng telepono. Wala kasi magandang connection ng linya sa bukid. Tuktok o motorsiklo ang pinakasikat na mode of transportation. Ang maganda sa motor dito, pwede ka umangkas sa bubong. Kakaiba, di ba? Bigyan ko na rin pala kayo ng ideya kung magkano ang pamasahe. 20 pesos ang one way, 40 pagbalikan. So ganun lang siya kamura kahit na may kalayuan din ang nilalakbay. Thank you.
nga pala ang itsura sa loob ng kubo. May kaluwagan ng kwarto, ready pang accommodate ng mga bisita. O diba, ang simple lang ng buhay sa probinsya, guys. Kubo lang yan, pero presko yan. I-dip na tayo dahil lulapan talaga tayong tulog simula nung matapos yung travel natin sa Malaysia. Kasi isang araw lang yung naging pahinga natin, kulang pa kasi marami tayong nirakad. Tapos travel ulit papunta dito sa Iloilo. Madaling araw ang biyahe, naganda. Leche-leche pa yung biyahe namin sa Air Asia na yan. Delayed pa ng 1 hour. So ngayon, namalengke kami, then luto, then tulog, tipo na tayo, guys. Ang presko dito, hindi siya mainit, ha? Hindi maalinsangan. Napansin ko na ang ilog dito ay nagsisilbing hindi lang paliguan ng mga bata, kundi hugasan na rin ng mga sasakyan at mga hayop na kinakatay nila. So iwan mo na tayo dito yung tayo sumama sa palengke dahil tayo ay magkakape at makikikonect ng internet ito sa ating insan. Tingnan nyo guys, may naglinis ng motor doon. Sila papunta silang bayan na. Fairness, di mainit ito sa probinsya, ha? Kasi puro puno. Manyaman nyo. Ba? Ganito kami magsalo-salo sa pagkainan. Grabe, napakasarap ng pagkain. Fresh na fresh ang mga prutas at ang mga karning binili namin. At pagtapos kumain, ayan, langhuyan na! Yehey! Buti na lang at hindi ganon kalayo ang ilog. Napakaswerte dahil ang area namin ay malapit lang at tapat lang mismo ng ilog. O yan guys, so ganyan lang ang buhay dito sa probinsya. Pagtapos kumain, tulog, pagtapos patulog, ligo sa creek. Creek matawag dyan. Diba? Simple lang ang buhay dito. Eh mananabaka talaga dito, bilbil ko pumuputok na naman, no? Aakyat ngayon tayo sa pinakalumang tulay dito sa Hamog. Ayan, oh. Oh. Hanging bridge. Itong tulay na to, ginawa to kasi nga minsan pag umuulan, lumalagpas yung tubig dyan sa dinadaanan nila. Yan. Lumalagpas yung tubig dyan, so ito ang purpose ng tulay. Grabe, no? Sarap maligo dito, no? Wala tayong gagawin ngayong hapon, kundi maglalakad-lakad lang tayo dito. At titignan natin kung saan tayo makakapunta. Pupunta tayo sa pinakalumang simbahan ng Iloilo. Oh, pinakalumang simbahan ng Iloilo. Layo dito nun. Ayan, mo dyan mo sa bayan. Diba guys, nakakamiss dito sa probinsya. Oh, walang ganyan sa city. Siyempre city yun eh.
Nandito tayo ngayon sa gitna ng Bukirin, papunta sa isa nating pinsa na nakatira lang dito. Ayoko pa naman sanang maglakad sa maputik, pero no choice na, nabasa na yung paa natin. Push na natin to. Let's go. A few moments later. So anong history ng beach na to, be? Inayuto nung World War II para maging daanan ng mga Hapon, mga tangking pantigma ng mga Hapon. Siyempre etos lang, yun, hindi ko naman alam history. Ang silo, 90. Dami na yun, be. Malalaki kasi pag inihaw mo. Ikaw pumili, di ako marunong pumili ng talong. Yan yung ginagamit ni Kevin, eh. Dito po sa Iloilo, harvest season po ng talong. Pero imagine nyo kung gano'ng karaming talong yung nasasayang pag harvest season. Akala na po kayo dito sa Iloilo, sa Leon, Tigbawan, kung gusto nyo ng talong. Saan mo gano'ng ito sabi ni nanay? Pag-iaw mo to. Daw ay? Nagalaw ayaw? Tagwa pa, bra. Ay, sa inyo lahat to, Nay? Yung tanim? Diyan? Sa inyo? Yan. Nakita nyo pa yan? Magmula doon. Hanggang dito. Puro talong, ang tanim. Kaya ang dami na sa sanyo talong. Hindi na na-depende na pupulok na lang. So, kamuntin tayo. Masipin nyo na ano lang. Ganito kadalasan ang ginagawa ng mga ilan sa kabataan dito. Siyempre, matapos ang trabaho mula umaga hanggang hapon, kailangan din nilang mag-relax. At itong jamming with the tropa ang namumukod-tanging bagay na napapagaan ang kanilang kalooban kapag sila ay napapagod. Ang ginagawa din sa probinsya. Sanay na sanay, ha? Ako ba? Sa totoo lang, dito ko natikman yung alak na tanduay na hinarluan ng Sting Energy Drink. Akala ko hindi ko kakayanin. Akala ko magpapalpit ito, pero grabe, napakasarap niya. Kaya nga, nagustuhan ko siya. Pati sa Manila, tinip na ko tong alak na to. So, ganito pala dito sa probinsya, no? Kala mo walang tindahan, pero kapag gusto mong bumili, kakato ka lang pala, pero dapat kilala ka. Kasi pag hindi, hindi ka pabubuksan. Sabi ni, ano, ni Josh. Oh, di ba? Nakakainom tayo kahit nasa probinsya tayo, guys. Yeah. Oh, shot muna tayo, guys. Sa next video natin, papakita ko naman sa inyo ang ating bukid dito sa Iloilo. Masarap pala yung tanduay tsaka Sting, dalawa. Thanks for watching!